Okay, so mga ito, nice isabihin sa iyo ng Panginoon na anuman yung pinagdadaanan mo ngayon, lagi mong tandaan may nagmamahal sa iyo. Mahal ka ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ni Lord. Alam ko, bawat isa sa atin may pinagdadaanan, tama? Meron tayong pinagdadaanan, meron tayong mga problema. Pero alam nyo ba, nakikita ni Lord yung mga pinagdadaanan natin. Ang problema kasi sa atin, hindi tayo lumalapit sa Diyos para humingi ng tulong. Alam nyo ba si Lord, hanggat malakas ka, okay, hanggat may kaya ka, hindi siya makakilos, hindi kasi tayo robot na ano eh, pwede niya tayong galawin ng biglaan. Kailangan meron pa yung tulot, meron tayong pagsuko sa Kanya na aaminin natin, Lord, hindi ko na kaya, Lord, hindi po namin kaya, tulungan niyo po kami. Hanggat wala kang ganon, hindi tayo tutulungan ng Diyos. Pero kapag na-realize mo na kailangan mo si Lord sa mga problema mo, sa kahinaan mo, tsaka kikilos ang Diyos sa buhay mo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ayan. So si Lord, huwag natin gawing genie. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mong gawing genie si Lord. Ayan. Ang problema ka sa atin, ginagawa lang natin genie si Lord, eh, no? Kung may kailangan, ihingi. Lord, bigyan niyo ako ng ganito. Lord, ganito, 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 ganyan. Pero wala yung, alam niyo si Lord, ang Diyos kasi natin, relational. Ibig sabihin, gusto niya makipag-relasyon sa atin. Sabi niya ng Bible, parang tatay at saka anak ang tunay niya sa atin. So yung Diyos natin, siya yung tatay natin sa langit. Ibig sabihin, ang kanyang relasyon sa atin, parang tatay natin siya, tayo yung kanyang mga anak. Kaya kapag may problema tayo, pwede tayo magsumbong sa tatay natin sa langit. Okay? Sabihin mo, Lord, wala na po kaming makain, tulungan niyo po kami. Parang communication ba na parang tatay at anak, pwede tayo magsumbong sa ating Diyos. Kasi katulad ng pinag-aralan natin na nakaraan, di ba? Yung sa ating eternal security. Ibig sabihin yung Diyos natin, siya yung ating Ama na nasa langit. At gusto niya, narinig niya na tumatawag sa kanya yung kanyang mga anak. Panakpakan natin ating Panginoon. Ayan. So, pag-uusapan natin yung pag-aaralan natin ngayong umaga, matatagpuan sa Matthew chapter 13, verse 1 to 9. So, yung kanyang pamagat ay basahin natin lahat. Okay. The soil of the heart. Ayan. So, sabihin natin, the soil of the heart. Ayan. Okay. Next slide. Ayan, so katulad na sinabi ko yung gospel natin, matatagpuan sa Matthew chapter 13, verse 1 to 9. Next slide. So, basahin natin from verse 1 to 9. So, sabi dito, nang araw na iyon, lumabas ng bahay si Jesus at umupo sa tabing lawa. Pinaligutan siya ng napakaraming tao, kaya pumunta siya sa isang bangka. Doon siya umupo habang ang buong karamihan naman ay nakatayo sa tabing lawa. Maraming bagay ang sinabi niya sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga. Sinabi niya, narito, lumabas ang isang manghasik upang maghasik. Sa kanyang paghasik, may ilang binhing nahulog sa tabing daan. Dumating ang mga ibon at kinain ang mga ito. Ang ilan naman ay nahulog sa mga mabatong lugar at doon ay walang sapat na lupa. Tumubo agad ang mga ito. Palibasa hindi malalim ang lupa, pagsikat ng araw, nalangta ang mga ito, at dahil sa walang ugat, tuluyan lang nanuyod. Verse 7. Ang ilan naman ay nahulog sa dawagan. Lumago ang mga dawag at siniksik ang mga ito. Ngunit ang ilan ay nahulog sa matatabang lupa at nagbunga. Ang ilan ay nagbunga ng tig-isang daan. Ang ilan ay tigaan na po at ang ilan ay naman ay tig-tatatlong po. Ang mga may patinig ay makinig. So next slide. Ayan, so parang ganito yung eksena, no? Nung dumating si Jesus, pagdating ni Jesus, napakaraming tao. So ang ginawa ni Jesus, sumampa siya doon sa may bangka, malapit lang sa pampang. Tapos doon siya nag-preach. Napakatalino ni Jesus kasi nung time na yon, wala pang sound system. Wala pang speaker, wala pang microphone, wala pang Bluetooth speaker. Boses lang, as in, boses lang. Ang ginawa ni Jesus, sumampa siya doon sa may bangka, tapos doon siya nag-speak sa mga tao. Alam niyo ba, kapag nandun ka sa bangka, sa may tabing pampang, tapos nagsalita ka, ang lakas ng boses mo. Napapansin niyo yun?
Doon sa mga nangingisda, di ba, nagkatawag silang tutulong sa bangka, kahit malayo pa lang, di ba, naririnig na agad yung boses nila. Kasi yung pag doon ka pala nagsalita, sa ganyang part, ang lakas pala ng boses mo. Di ba, ang galing ni Jesus, diyan siya nag-speak, diyan siya nangaral sa may tabing pampang, at yung mga tao, doon nakikinig sa kanya. Next slide. And so, parang ganyan yung estena nun. Tapos, dun sa kanyang talinhaga na sinabi, merong isang mangasik. Okay, sino dito naka-experience ng magtanim? Magtanim, yan. Siyempre, may mga garden kayo. Pero yung ano, yung nagsasangboy ng mga buto. Ayan, mga palay. Ayan, so, estena dito kasi, wala naman siyang totally na garden. Ano? Parang, pagising niya, meron siyang mga dalang mga buto, tapos bigla na lang niya hinasik. Hinasik sa daan. Parang hindi natin alam kung anong mangyayari kasi wala namang totally na farm sa kanyang area. Pero tingnan natin kung ano yung mangyayari doon sa kanyang mga hinasip. Next. Okay, ito. Meron tayong legend. So, meron tayong tatlong bagay na nire-represent dito sa kanyang hinasip. So, yung lupa ay nagre-represent ng ating mga puso. Ayan, dyan, doon sa lupa na hinasikan, yung ating mga puso, ay yung lupa ay nire-represent dito yung ating mga puso. Next. Okay, yung buto naman, ito ay nire-represent ng salita ng Diyos. Okay, next. At yung ibon, ito ay nire-represent ni Satan. Bakit kaya? Bakit ganun, no? Ibon naman yun eh. So, mamaya, para mas maunawa natin, meron tayong guide, ano? And then, mas maunawa natin kung bakit ito yung mga representative niya. So, next. Ayan, so, aralin natin mula sa verse 4 hanggang sa verse 8. So, sa verse 4, sabi nito, sa kanyang pag-asik, may ilang binhi nahulog sa tabi ng daan. So, saan nahulog yung binhi, yung buto? Sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at kinain ito. Okay, sino yung representative ng ibon? Satan. Okay, so ganito yung illustration niya, ganito yung meaning niya. Sa atin, kapag tayo nag-church, yung salita ng Diyos na ating naririnig, ganyan, parang ganito no, every Sunday. Naririnig natin yung salita ng Diyos, merong nangaral, kahit hindi sa church, kahit sa Facebook, sa YouTube, may napanood kayo, may narinig kayo nangaral ng salita ng Diyos. At yung salita ng Diyos na inyong naririnig ay iniahasik sa inyong mga puso. Ngayon, paglabas niyo ng church, di ba napapansin niyo, pagdating ng Monday to Friday, nakalimutan niyo na kung ano yung message ni pastor or kung ano yung message. Kasi yung buto na naitanim sa inyong mga lupa, sa inyong mga puso, ay tinangay ng ibon. At sino yung ibon na yun? Si Satan. Yan yung purpose niya. Yung salita ng Diyos na narinig mo ngayon, paglabas mo ng church, kukunin niya yung mga buto na yan at makakalimutan mo na. Kaya pagdating ng next Sunday, minsan nagre-review tayo dito. Ano yung may mga ganung speaker eh, yung nire-review yung ano, yung pinag-aralan. Ano yung pinag-aralan natin nakaraang Sunday? Wala na. Nakalimutan niya na. Okay? Kasi ang number one purpose ni Satan, yung binhi na tinanim sa iyong puso, kukunin niya yan. Nanakawin niya. Kaya kapag may nag-preach ngayon linggo, kinabukasan, wala na. Mahugulat ka, ayun nga ba yung pinag-usapan nung linggo? Yung mga kamaritis mo. Ala, nakalimutan ko na. Hala. Buti walang ganun. Ayun, nagpapasa yun, nagtapos si Re-review. Ayan. So, maging aware kayo yung salita ng Diyos, ninanakaw yan sa inyo. Kaya nawawala minsan sa ating puso. Next. Okay. Pagdating sa verse 5, sabi dito, ang ilan naman ay nahulog sa mga mabatong lugar at doon ay walang sapat na lupa. Tumubo agad ang mga ito. Palibhasa, hindi malalim ang lupa. Next. Pagsikat ng araw, nalanta ang mga ito. Dahil walang ugat, tuluyan ng naluyot. Yan. So ito naman, yung buto na itinanim ay nakatabi doon sa mabatong lugar. So minsan yung salita ng Diyos na ating narinig, pero na-excite tayo minsan, di ba? Na-excite tayo, gumawa tayo ng aksyon. Pero mababaw. Mababaw yung decision making na ginawa natin. Hindi talaga bukal sa ating puso. Yung ating narinig, yung ating ginawa, minsan nasa nguso lang. Wala sa ating puso. Kaya minsan kapag tinatanggap natin si Jesus, tinatanggap natin siya wala sa puso, kundi nasa nguso. Ayan. Ibig sabihin, mababaw yung pagkaintindi, mababaw yung pagkalalim natin sa salita ng Diyos.
At kapag bababaw yung pagkakaintindi na sa salita ng Diyos, bigla siyang tutubo. Pero eventually, ito ay mamamatay kasi parang yung puso natin ay naitalim doon sa tabi ng daan. Kaya agad itong nalalanta at nanunyo. Next slide. Ayan, verse 7. Ang ilan naman ay nahulog sa dawagan. Alam niyo yung dawagan? Dawag. Dawagan, dawag. Yung mga halaman na matitinig. Ayan, so meron pa kayong halaman na matitinig? Makahiya. Ayan, so makahiya at kung ano-ano pa. So parang yung buto, natanim siya kasama ng ibang halaman. So kung nung sabay silang tumubo, meron siyang mga kasamang tanim, mga matitinig. So dahil yung mga tanim na matitinig ay nasiksik yung halaman na yon, hindi siya nakatubo ng maayos. Nagkaroon ng problema kasi may kasabay. At ito ay nalanta at namatay. Sa pakikinig natin ang salita ng Diyos, minsan, pag-uwi natin sa bahay, yung mga dawag na yan, yung mga dawagan na yan, ay yung mga problema natin na kinakaharap sa ating pamilya. Pag-uwi natin, nakarinig tayo ng salita ng Diyos, pag-uwi mo sa bahay, nakita mo yung asawa mo, nakita mo wala nang masahing, nakita mo problema na naman yung mga anak. Yung mga dawag na yan ay nagre-represent ng mga problema natin sa ating buhay. Kaya yung salita ng Diyos ay hindi makapamunga sa atin. Hindi nagkakaroon ng bunga. Dahil sa mga problema na kinakaharap natin. So minsan gustong-gusto mo maglingkod kay Lord, di ba? Gustong-gusto mo makinig sa salita ng Diyos. Pero dahil sa mga problema na naririnig natin, na-overcome tayo ng mga problema. Kaya yung salita ng Diyos ay hindi nakakapamunga. So, meron pa bang pag-asa? Last verse. Tapos na tayo. So, ito yung verse 8. Ngunit ang ilan ay nahulog sa matabang lupa at nagbunga. Ang ilan ay nagbunga ng tig 100. Ang ilan ay tig 60. At ang ilan naman ay tig 30. Merong salita ng Diyos naman na nagbunga. Ibig sabihin, yung kanyang puso ay mataba. Mataba yung kanyang lupa at yung salita ng Diyos na naitanim sa kanyang puso ay ito ay nagbunga. Ibig sabihin, sila yung mga taong naging patunay ng pagbubunga ng salita ng Diyos at nakita sa kanilang mga buhay, number one, yung pagbabago ng kanilang buhay. Pangalawa, yung pagsunod nila sa Panginoon. Okay? Pangatlo, yung kanilang commitment. Ibig sabihin, handa silang maglingkod sa ating Diyos. Kapag merong ganyan, ibig sabihin, merong bunga ang iyong narinig na salita ng Diyos. Tanungin mo yung katabi mo, may bunga na ba? May bunga na ba ang salita ng Diyos? Or, ito ay tinangay na ng ibon? Or, ito ay nahulog or namunga katabi ng dawag, yung mga matitinig? Or, ito ay nagbunga? So, sa tatlong yon, sa tingin mo, mag-reflect kasi yung sarili. Nasaan kaya yung salita ng Diyos sa iyong puso? Ito ba ay tinangay ng ibon? Ito ba ay na-overcome ka ng mga problema? O ito ay nagbunga at nagkaroon ka ng desisyon na harapin sa araw na ito? Next. Ayan, last one. Sa pagkatapos nating umaga, tayo ay mag-reflect sa salita ng Diyos. Kung ito ba ay natatanim sa ating mga puso. Tandaan ko natin, pagkatapos ng service, pag-uwi natin, merong tatlong option na pwede mangyari. Number one, pwede yung salita ng Diyos natin narinig ay tangayin. Nakawin sa atin ng kaaway, okay? Pangalawa, dahil sa ating mga problema na kinakaharap, yung salita ng Diyos na narinig natin na hindi makapamunga. Pangatlo, yung salita ng Diyos natin narinig ay tumimo sa ating mga puso at hindi natin hinayaan na ito ay manakaw ng ibon at hindi natin hinayaan na ito ay ma-overcome ng ating mga problema. Tayo pong natin yung mukha, tayo manalangin.